Unang pagkakataon ni Pisley Jimenez na libutin ang bakuran ng bahay na kanilang nilipatan nang nakaraang linggo lamang. Kumita ng malaki sa ibang bansa ang kanyang ama, kaya natupad ang kanilang pangarap na makabili ng bahay sa exclusive subdivision ng Commonwealth Hills. Ang kanilang bahay ang pinakamaliit at pinaka-dilapidated doon dahil hindi lamang na-renovate ng dating may-ari. Pasalamat niya at hindi sila lumipat sa ibang bayan. Napalayo lang siya sa kinalakihang neighborhood. Nangangapit bahay naman kaya ang mga tao dito? Isip niya. Napangiti siya dahil mas marami siyang maakyat ang puno kaysa noong dati na pader ng kapitbahay ang kanyang inaakyat. Jack na lalong mawiwili si Regina, may pumunta at palaging tumambay dito kung mayroon kaming swimming pool. Nakangiti niyang sabi sa sarili dahil may puwang na lote para sa isang swimming pool. Tinig niya sa background ang kanyang mga magulang na nandoon sa porch at nagpapahangin. Sinasaway ng mga ito ang kanyang 7 taong gulang na kapatid na si Brenda. Malapit namang umalis ang kanyang ama patungong States. Hinihintay lamang nito na masettle sila sa bagong bahay bago ito umalis. Narinig niya ng nakaraang gabing magkausap ang kanyang mga magulang. At hindi alam ng mga ito na siya ay nakikinig. May naiisip ang kanyang ama na venture na kanilang pagkakakitaan. Magpapadala raw ito ng balikbayan box kada taon. Ang laman ng malaking kahon ay mga segunda manong damit at kung ano-anong mga bagay na pwedeng ibenta sa second-hand market. Narinig niya ang skeptical na tugon ng kanyang ina. Wala ka bang balak na ipetisyon kaming mga anak mo? Narinig din niya ang atubiling sagot ng kanyang ama. Alam niya ang patungo ang usapan sa isang mainit na diskusyon, kaya umalis na siya sa pwestong pakikinig. Napatingin siya sa puno ng kaimito sa dulo ng bakuran. Palipas na ito sa panahon. Ang mga puno ng bayabas, mangga, at santol ay namumulaklak pa lamang. Suko na sana siyang maghanap ng mapipitas na prutas nang makita niya ang isang puno ng makupa. Subalit iyon ay nasa kabilang bakuran at mataas ang pader. Nakakainis, bulong sa sarili na lumapit sa pader. Naghihiwalay sa kanilang bakuran mula sa kapitbahay. Sa kanya tinitingala ang puno na hitik sa bunga. Paborito ko pa naman ang makupa. Napalingalinga siya at naghanap ng paraan upang maabot ang mga prutas na nakalaylay sa kanilang bakuran. May isang shade sa likod ng bahay kung saan nandoon ang garden tools. Nagtungo siya roon at nakatagpo ng isang kartilya at isang lumang bangkito na medyo mataas. Mayroon doong hagdan na maaari sana niyang gamitin, ngunit kahina-hinala ang lagay niyon. Tela malapit nang bumigay ang mga pakong kinakalawang, kaya minabuti niyang gamitin ang kartilya at bangkito. Pinagmasdan muna niya ang kanyang suot na damit kung akba ba iyon para siya ay umakyat ng pader. Napangiti siya dahil alam niyang komportable ang kanyang shorts na maong at gray na kamiseta na may tatak na Les Miserables. Naayon sa kanyang ama ay isang vintage souvenir t-shirt na kasing edad niya. Ipinatong niya ang bangkito sa ibabaw ng kartilya at tumindig sa ibabaw niyon. Nakuha niya ang mga prutas na nakalawit sa kanilang bakuran. Subalit naging gahaman siya kaya sa isang swing ng kanyang mga binti ay nakaakyat siya sa ibabaw ng pader at tumambad sa kanyang mga mata ang grandeur ng kabilang bakuran. Kaagad na napukaw ang paningin ni Paisley sa napakalaking kidney-shaped na swimming pool. Parang carpet sa kinis ng Bermuda ang grass. Ang mga palmera sa sulok-sulok ay pagkalago-lago. Ang mga philodendron
at bromeliad sa mga puno ng niyog na strategic ang kinalilagyan ay may sariling pang-akit sa bawat makakakita. Mayroon pang pole house sa di kalayuan, may isang cottage na marahil silungan kapag may naliligo. Ang unahang bahagi ng bakura ng kapitbahay ay rehas na ginagapangan ng sampagita na hanggang sa kanyang kinalalagyan ay amoy ang bango ng mga bulaklak. Hindi niya halos makilala kung anong-anong mga halaman ang nandoon. Ang nakakatuwa pa ay ang mga gansa na may sarili nilang lubluban sa di kalayuan at nagpapahinga ang mga ito sa tabi ng tubig. Hindi kagaya ng mga halaman dito sa aming bakuran na kailangan ng TLC. Nang makita na nga niya ang dapat niyang makita ay umupo na siya ng komportable sa ibabaw ng pader at inapura ang pamimitas ng makupa na nasa bahagi ng bakuran ng kapitbahay. Ah, pag nanakaw na ito, anya sa sarili, na ikiniskis lang sa kamisita ang prutas dahil hindi na siya makapaghintay na mahugasan ang mga iyon. Hindi siya masyadong nakonsensya dahil nakita niyang walang kumakain sa mga iyon. Marami ng bunga na nanaglaglagan sa lupa at tiyak niyang mga ibon at insekto at uod ang nakikinabang. Sayang naman. Nang maubos na ang mga makupa na kaya niyang abutin ay hindi pa siya nasihan, kaya lumambitin pa siya sa isang kaya sanga ang kanyang bigat at lumipat sa isa pang bahagi ng puno na hitik sa bunga. Walang ano-ano ay namataan niya ang isang lalaki na lumalakad patungo sa swimming pool. Sa hula niya ay halos kasing edad niya ito, na milik mata pa siya dahil noon lang siya nakakita ng ganoon kagandang lalaki na napakatangos ng ilong. Dark brown ang buhok at ang katawan ay may promise ng isang malaatletang build. Habang kaya nakain ng makupa, ay spellbound niyang pinanood ang bawat kilos nito. Nag-stretching exercise muna ang estranghero bago napaka-graceful na nag-dive. Nang lumusong ito mula sa tubig ay isang golden labrador retriever na may kagat na frisbees ang lumapit dito. Nang maupo na ito sa reclining chair, naglaro ang mga ito ng catch hanggang napadako ang desk sa tapat ng punong makupa. "What is it, Momo?" tanong ng binatilyo nang makalapit sa aso na noon ay nakatingala sa puno ng makupa. Sa kanyang pagkataranta ay nagahol si Paisley na kumapit sa isang sanga at nadulas ang kanyang kaliwang paa. Imbis na makahawak ay nawalan siya ng balanse at ipinikit na lamang ang mga mata nang siya ay tuluyang nahulog. Sariwa pa sa isipan ni Paisley ang pangyayari ng nakaraang araw nang mahulog siya sa puno ng makupa at si Edward Gilbert Santillan, kilala sa palayaw na Eagle, na pinilit na saluhin siya sa kanyang pagkahulog ay siyang nabalian ng braso. Mabuti na lamang at nandoon lang sa di kalayuan ang hardenero na mga Santillan kaya mabilis itong makalapit upang tumulog. Hindi niya nakuhang magpamanhin o kausapin ang binatilyo. Pinanood niya itong sinakay sa kotse upang dalhin sa ospital. Ang housekeeper na si Aling Rufina ang kanya nakausap at dito siya umamin at nagpaumanhin. "Hindi mo ginusto na siya ay saktan?" malumanay nitong sabi. "Pwede ko po ba siyang dalawin sa kanyang pagbalik?" tanong niya. "Pwedeng pwede." Magiliw na tugon nito. "Iyon kung dito siya uuwi pagkagaling sa ospital." "Po?" Hindi niya maunawaan ang sinasabi nito. "Nandito lamang ang mga Santillan tuwing weekend at saka mga araw na walang pasok," paliwanag nito. Bukas may pasok na muli si Eagle. Kaya lulugulugo siyang umuwi at nainiisip kung napano na si Eagle. Kaya nang sumunod na sabado ay halos maya't maya siyang nakasilip sa bakuran ng mga Santillan sakaling nandoon ang binatilyang nais niyang kausapin at makitang muli. Nang pangalawang sabado ay sinuwerte siya dahil bakasyon na mula sa eskwelahan. "Kamusta ka na?" kimi niyang tanong
matapos siyang pagbuksan sa tarangkahan ng isang katulong at nandoon lang sa balkonahe ni Eagle na noon ay katatapos lang makipag-usap sa wireless telepono. Heto, anitong iginala ang sementadong kanang kamay. Ang plaster ay puno ng sulat ng pangalan ng mga babae at numero ng telepono. I am sorry, mahina niyang paumanhin na lumapit na may dalang plastic bag na itinago sa kanyang likuran. Don't be, nakangiti nitong tugon. May advantages din ang nangyari nang ako ay mabalian. Please sit down. Nakaupo siya sa karatig na silya na nakatingin pa rin sa mukha nito at namangha kung gaano ito kakinis, kung gaano kapula ang mga labi at napakaputi ng mga ngipin. Naisip pa nga niya na baka siya ay nangingintab ang ilong sa pawis dahil napakainit ang panahon. Anong advantage o sisa niya? Hindi mo ba nakikita ang mga cellphone numbers na nakuha ko? Nakangiti nitong sabi na pinagbasdan ang mga nakasulat na pangalan sa plaster ng braso. May love messages pa ron at drawing ng puso na may deklarasyon ng pag-ibig. Kaso ako itong kinokonsensya. Asiwa niyang turan. Hindi matatahimik ang aking kalooban hanggat hindi man lang makagawa ng mabuti para sa iyo. Malamang kasi, ako ang baliang buto ngayon or baka mas malala pa ang nangyari kung hindi mo ako sinalo. Hindi pa kita nakilala. Nakangiting saad ng kaliwang kamay ang inilahad. Ako si Edward Gilbert pero tawagin mo lang ako ang Eagle. Ako si Paisley. Tugon niyang kinuha ang kamay niya. Paisley Jimenez at your service. You're not serious? Iiling-iling nitong turan. Totoo ang sinabi ko.